ito po yung bigas namin. Pagkakasyahin na lang ni Manilyn ang tira sa kanyang sinaing kaninang tanghalian para umabot sa hapunan ng kanilang pamilya. Sa taas kasi ng presyo ng bigas, nagbawas na sila ng nilulutong kanin sa buong maghapon. Dalawang saing po, kasi dati po ang saing namin tatlong beses sa isang araw. Ngayon po hindi na po, dalawang beses na lang. Sobrang hirap po. Kaya yung mga anak ko, syempre pito po kami kumakain. Mahirap po. Kwento ng ilang may-ari ng bigasan, marami na ang tumigil sa pagbili ng bigas na pambenta. Halos 5 piso kada linggo kasi ang itinataas na presyo ng bigas ngayon. Sobrang taas po kasi. Hindi kagaya po dati ng mga nakaraan na mga buwan. Ngayon talaga sobrang taas din nila kaya. Dati po yung nag-start kami ng pagtinda, ano lang yan eh. Nasa 30 lang ang kilo. Tapos nitong nakaraang buwan, parang nasa mababa namin 45. Ngayon talaga 50 na. Iba't ibang diskarte ang ginagawa ng mga Pilipino para makakain ngayong mahalang bigas. Pero babala ng ilang rice stakeholders, posible pang mas tumaas ang presyo nito simula sa susunod na buwan. Sabi ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, ang manipis na supply pa din ang nakikita niyang dahilan sa pagtaas ng presyo ng bigas. Hindi ako magugulat kung pa ni kung la more than 60 aabot ang retail price ng bigas. Bawat linggo tumataas yung presyo by up to 5 pesos over the price of the previous week. Sabi naman ng SINAG, hindi ang kakulangan ng bigas kundi ang buffer stock ng NFA ang problema. Dapat adi lang tulungan ng NFA ang mga magsasaka at hindi ang mga importer. Ayon naman sa Nueva Ecija Rice Millers Association, posibleng magsimula ng bumaba ang presyo ng bigas dahil may mga nagsimula ng mag-ani. Actually ngayon po, umaani na po ang Biskaya. Meron na po pa ilan-ilan na bumababa po sa amin from Biskaya to Nueva Ecija. Pero po ang Nueva Ecija, ang start po ng harvest namin siguro po magsimula na po kami mga second week to third week of September. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na mahigpit nilang binomonitor ang sitwasyon ng bigas sa bansa. Tiniyak din nila na hindi kukulangin ang supply nito at mapapababa naman ang presyo sa anihan. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.